Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos, pagsaluhan natin, magabayan tayo sa tamang landas ng ating buhay at pamumuhay. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang pag-unita kay San Francisco ng Assisi, tayo natitipon upang lang nating panabikang halakahalagahan ng buhay pagpapala na kanyang hinubog sa atin hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kawakas ng panahon. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at sa pumuhay na hamak. Matalunton nawa namin ang kanyang landas upang masunda namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artaxerxes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niya ako'y malungkot. Noong laman niya ako nakitang gayon, tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot.
Gayunmay, sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. Oh, ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtanong ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwi nang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig, na alawin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon, ayaw ko na ang lirang ko'y hawakan pa at tutugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa. Kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ikay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sumayin niyo ang Panginoon at ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat
sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ang ating pinusukin na nangangaral sa pamamagitan ng mga talinghaga. Nagpapahayag siya tungkol sa paghahari ng Diyos sa maraming mga pamamaraan at isa sa kanyang pagkilatis sa paghahari ng Diyos na kanyang ipinapahayag. Ano ang dapat na ganapin sa mga pahayag na ito? Ano ang dapat na maging uri ng kalooban ang isang tao sa pagsunod sa salita ni Kristo na nagbibigay daan sa paghahari ng Diyos? Ito ngayon ating mabuting balita at napakalaga ang mga pinapahayag ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos na hindi dapat nito ay pasubalian, pag-alinglanganan, kung hindi dapat harapin ito na may puso't kalooban tulad ng pagpapahayag ng Diyos sa buhay pagpapalang ipinagkakalob niya para sa atin, na ito'y nagiging makatotohanan, na ito'y may uri at kahulugan, na meron itong saysay, kadalisayan, at meron itong itinatahak sa matuwid na pamumuhay. Ito ang ating Pinasokristo at upang ang lahat ay makinig sapagkat ito'y patungkol niya sa mga tao, lahat lalong-lalo na sa kanyang mga alagad. Parang habang pinapaliwanag ito ni Kristo ay dapat ito'y upuan sapagkat ito ay napakamaselan na katangian ng paghahari ng Diyos. At ito ang nilalaman ng kabuuan at hindi ko nahihimayin ko ni una, dalawa, ikatatlo, iisang saysay, iisang pahayag ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapakita na ating Pinasokristo ang kahalagahan ng kanyang mga ipinaliliwanag sa mga tao na ito ay kabuuan, itong kalat-lahat ng tungkol sa paghahari ng Diyos. At upang ang mga tao ay mapasanib sa kanyang kalooban at maging kaisa rin sa kalooban ng Diyos upang ito ay ipalaganap ng walang pag-aalinlangan. Kaya sabihin, no, kapag makita ng tao ang bisa at kahulugan ng ipinapahayag ni Kristo sa paghahari ng Diyos, ito ay kagiyat na dapat na isakatuparan sa pagpapahalagang ng tao at ito ay hindi na dapat na ialis sa kanyang puso't isipan at ito ay dapat na bigyan ng pagpapahalaga, ito ay bibigyan ng kaukulang pansin ng mga tao. Give importance to the reign of God in our lives, in the words and deeds of our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin, ang lahat na namumutaw sa bibig ng Diyos ay may halagang idinudulto sa tao. Ano ang response naman mga tao? To give also the great importance as Jesus Christ is giving importance to the way of life of for all of us, di ba? Kung ang Diyos ay nagpapahalaga sa magandang buhay na nakala ng tao, you have to be responsive to that. You have to respond to the equal beauty and importance of the Word of God in our lives. Kakahiya ba kapag hindi natin binibigyan? Parang ganun. O kaya ay parang kalapastanganan ba? Parang ganun nga. Kapag ang Diyos ay nabigay na kahulugan sa buhay ng tao, makita nawa natin ito at mismong tayo din ay dapat magpahalaga rito at hindi dapat magwaldas. Sapagkat napakalaking itong hindi pagkahalaga at pagkatanggap sa Diyos sa ating buhay. Kaya pangunahay ng Diyos kung ito'y sa mga Hudyo, diba? Sa kanilang mga paliwanag at kanilang pahayag, wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa Diyos. Kaya ito yung minana natin hanggang sa kasalukuyan na napakalaking hamon sa larangan ng pag-ibig. Anuman ang ipinahayag ni Kristo sa kanyang salita at gawa, mayroong pangunahing itong kahalagahan at kahulugan para sa atin. Di ba? Sabihin, we respond to the goodness of the Lord in our lives by giving the goodness of that life for all of us. Bigyang kabutihan. Ipapahayag sa din sa mabuting balita sa kabuuan nito ang tungkol sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na oo, meron itong pagharap sa mga iba't ibang mga alinlangan sa buhay o hirap na daranasin ng mga tao.
sabihin, you are not leaving the bed of roses, sabihin natin, Pinesto Cristo, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan, kayang-kaya natin salungahin ang maraming mga sagabal sa buhay nito. Ay sasabihin natin, Pinesto Cristo, mabuti pa nga ang maasong gubat at may ilungga, ang mga ibon ay mayroong pugad. Pero anak ng tao, ni mahiligan ang kanyang ulo ay wala, ni matulugan o magpagpahingahan ay wala. Ibig sabihin, pag tayo ay nagbibigay halaga sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang salita at gawa ng ating Panginoong Kristo, maraming mga sagabal, maraming mga pag-aalilangan, maraming mga salusa-salunga, pero alang-alang sa mabuting balita, we go on and we push ourselves to go on in spite of the many contradictions around us, in spite of the hardships around us. Anyway, these are just things of not of great nature when it comes to the proclamation of the good news of our Lord Jesus Christ. Yan ay mga sagabal, pero hindi yan nagtutumimot, walang halaga. Pero ang mahalaga rito, itutuloy at pagpapatuloy, suportahan at bibigyan ng pagpapahalaga ang paghahari ng Diyos. Kaya sabihin na, mabuti pa yung mga ibon na may pugad, buti pa yung asong gubat at meron silang patutunguhan para makapagpahinga. Pero itong anak ng tao lang malamang matulugan o mapagpahingahan. Papahayag din sa kabuuan nito ang uri ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, tulad ni San Francisco ng Assisi, na talagang ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may particular na gawain para sa pagtulong, lalong-lalo na sa mga mahihirap, at upang kagiliwan ng tao ang tungkol sa kalikasan na binigyan din ng importansya at daan ni San Francisco ng Assisi. Kaya hinaging huwaran ang kanyang buhay sa paglilingkuran sa taong bayan, hindi sapagkat siya ay may papel na ginagampanan bilang elective officer o whatever it is, posisyon, pero pangkaraniwang tao na nagbigay dangal sa Diyos, na oo't nabibilang sila sa mayayamang angkan ng kanyang kapanahunan, pero hindi niya ginamit ang ganitong kapangyarihan ng kayamanan sa kanyang pagpupursigi upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ginawa niya sa kanyang kanyang kahirapan at kapayakan, payak na puso't kalooban na ang salita ng Diyos ay mabibigyan niya ng halim ng higit na importansya, higit na kahalagahan sa buhay na ito. Na ang kanya naging buhay, oo nga, in the 13th century hanggang sa ngayon, ay ito pa rin ang buhay na itinalaga at magiging makahulugan ang buhay na itinalaga niya na may magandang larawan sa ating pangkasalukuyang buhay. Kaya sa pangalan ni San Francisco ng Assisi, na bibigyan natin ang daan ngayon sa mga pagdiriwang una, bigyan mo po kami ng talagang paghubog sa buhay pananampalataya na oo nga, may hirap at pasakit, pero hindi iyan ang mas mahalaga sapagkat ang pinagkukulan namin ng pansin ay ang kahalagahan at kahulugan ng iyong mga salita na siyang aming dapat na sundin. Ikalawa, sa pamamagitan ng buhay ni San Francisco ng Assisi, oo, may karangyaan ng buhay sa pagpapahalaga sa mabuting balita, hindi karangyaan, dala ng kayamanan. The gift of the words and deeds of our Lord Jesus Christ is the best gift coming from God, and it's a treasure for us to empower us to the movement of our lives to something that is greater that God wishes this life to be. Gagamitin natin ang mga bagay nito sa lalong kadakilaan ng Diyos, sapat tayo ay magbibigay magandang halimbawa sa puso't kalooban ng ating kapwa para mapahalagahan ang kanyang mga salita at upang ito ay maisabuhay sa ating kapanahunan. At ikatlo, sapagkat may pagpapahalaga tayo sa salita ng Diyos, we know that it doesn't end but still have to continue till the end of time. Tayo nga'y magtutulungan, ika nga, to give the glory to the Lord. It is not a one
one man way of life, but it is a community way of life. Tayong lahat magtutulungan sa napakagandang panukala ng Diyos sa ating buhay. At panalangin natin na naway magampanan natin ang mga bagay nito. Nagtagumpay si San Francisco ng Assisi sapagkat may mga taong sumambot, tumangkilik, binigyan ng pagpapahalaga ang kanya naging simulain. At hanggang sa kasalukuyan, tayo ay nagtutulungan para ang lahat ng bagay na naging simulain ni San Francisco ng Assisi ay nagiging makasama, halaga pa rin hanggang sa kasalukuyan, panghabang panahon, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Patuloy natin bigyan ng pagpapalagang salita ng Diyos ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Alin ang makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang lang natin maipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, sa matuwid nating pamumuhay. Ang ating tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga nawalan ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas ng loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina, dinadataas ang ating mga intensyon o kahilingan upang mailawak natin ating sarili sa pagpapala ng Diyos. Tayong bumubuo ng sambayan na kumikilala kay San Francisco ng Assisi upang maitalaga natin sa ating sarili sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ating mga gawain, lalo-lalo na sa kagandahan ng ating kalikasan at nang maitangi natin ang iba ang mga lahat ng salita ng Diyos sa pagpapalang handog upang tayong maging huwaran, salita at gawa sapagkat na papahayag natin ang salita ng Diyos sa buhay pagpapala. Kaya pagkalooban mo kami ng lahat ng pagkaayusan sa buhay, bigyan mo po kami ng alituntunin sa buhay at mapalakas ang aming pananampalataya. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na isiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na langit at lupa ng kalwalhati. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago yung pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay mabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa bundaydig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Francisco ng Assisi at nanumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dalisin ang pag-ibig ay nuukol ng Diyos para sa atin. Ngayon din ang dapat nating itugon ang dalisay nating pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng kapwang pinanupnag. Pinatutunghayan natin ng pagpapala rin na nagagaling sa poong may kapal. At iawitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Pinesokristo ang Ama namin. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin tulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig.
pag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ating Panginoong Jesucristo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapahalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banal ng sakramento sa ating pagtatanod, kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwakas sa banal na gawain ito. Salamat po. Thank you.
mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito, ang pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at nangaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mananghinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdami. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliranin ng taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Yeah.
Iusquoque sit et benedictio procedenti amor troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem del cielo, praise existis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesimus, itras corporis et sanguinis, tui sacra misteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iugita essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Diyos, purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal purihin na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Inang. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Inang. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Thanksgiving be every moment.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.